Sa iba pa rin balita, hinamon ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang Philippine National Police na isuko rin ang kanilang mga kabaro na sangkot sa illegal na droga. Anila, hindi dapat maging selective ang paghuli at manghuli rin ng tinatawag na big-time drug syndicates. Si Edwin Suarez Santos sa detalye. Hindi umano kontento ang Volunteers Against Crime and Corruption of VACC sa sunod-sunod na pag-aresto, pagsuko at pagpatay sa mga kriminal na sangkot sa ilegal na droga. Ayon kay Boy Evangelista, hepe ng VACC, bagaman kinikilala nilang inisyatibong ginagawa ng liderato ng Philippine National Police upang masugpo ang mga drug syndicate sa bansa, ay nakukulangan pa rin sila. Anya, pawang small-time drug pushers ang nahuli at napapatay ng pulisya at wala man lang big-time drug syndicate ang nabubuwag ng mga ito. Pero sana hindi po sila maging selective. Ang nangyayari po dito, ang perception ng nakakarami po sa atin, panay small-time drug pushers lang, street level, ang nagkakaroon ng encounter. Hinamo ng VACC ang PNP na hulihin ang mga kabaro nila na nagsisilbing protektor ng mga sindikato ng ilegal na droga. Gayun din ang mga sangkot na local government officials na binabanggit ni President Rodrigo Duterte na nasa hawak nitong listahan. Nakakabahalaan niya ang pagtaas ng drug cases sa 200%, subalit kapuna-puna naman na pawang maliliit na isda lang ang nahuhuli tulad ng street drug peddler, drug pusher at mga drug user. So parang hindi believable. Ang believable sa atin ngayon, pag may tumutumbang law enforcers, kabaro nila, mayors, governors, barangay captains, yun ang mas believable. Kaduda-duda rin daw ang mga sunod-sunod na engkwentro sa pagitan ng mga pulis at mga drug pusher na kadalasan ay nangyayari sa mga isolated area. Sinabi ni Evangelista na hindi ganito ang behavior ng mga street peddler dahil takot sa madugong engkwentro ang mga ito at nagbago rin ang pattern ng mga drug pusher na nakikipagbakbakan na sa mga pulis. Para sa Eagle News, Eden Suarez Santos, IM1 with 25.